kung ano itsura niyan. So, talagang ang gulo pa niya. Yan. Ito yung gagamitin ko. So, mamaya-maya tingnan natin. Pero feeling ko ibibideo ko rin siya kung paano ko siya ginagawa. And then, let us see kung ano magiging outcome niyan. Buti nga meron niyan yung pantakip eh. Kasi hindi ko alam kung paano ko itatago yung mga abubot ko kung wala yung puno na yan. And ito yung mangga. I plan to make also parang tree house. Kaso ang hirap kasi ang dami niyang hantik. Ayan. Pero hopefully yung kapapausok ko, mababago siya. And hopefully hindi ako saway ng company. Kasi guys, para siyang gusto ko siyang mayroon kasi dito sa Vietnam. Yung tabing ilog din na ganito. Ginawa nilang restaurant. So eto, hindi ko naman siya gagawing restaurant. Pero at least, ayan, makita nyo guys, presentable na. Dati grabe ang tambak ng, kung nakikita nyo nung nag-uumpisa ako dito, ang taas ng tambak ng basura. So mamaya siguro pag medyo humupa o konti yung hangin, ang lakas lang talaga. Baka natatakot lang ako lumipad yung mga apoy. So hindi ko siya kayang kontrolin. So plano ko dito magtanim ng mga patola at kalabasa pa rin dyan banda. Ayan guys, so I'm still hoping na matapos ko siya. Pero yung naging outcome naman na maganda naman na. So maybe I'm going to continue. Hopefully pray for me. Nakakayanin ko kasi tumatanda ng inyong lola. Sakit-sakit ng baywang at ang aking kamay. Actually meron ng sarumpas ang aking braso. So yan, hopefully maayos ko yan mamaya. Kita nyo guys, napakadami. I-makeover natin. So nagbaon na ako. Hindi ako uwi sa dormitory ko. Ayan, thank you. Ayan, tingnan nyo maigi para mamaya. Ayan, before and after tayo. Meanwhile.
ba guys? Pang tatrabahuin. Ayan. Ah, so happy naman. So, madami pang trabaho yan. Still a lot of work to do. Ang ginawa ko lang muna guys.
inyo na ulit bukas. Ayan, as of today, yan muna ang kayang gawin ng inyong mama.